mga kawats, sabi ng Ginoo, andito ako sa Amaya. Ayan. Meron kasi kaming ginagawang unit dito. Ayan. Start namin ngayon sa unit. Start ng construction sa unit. Kaya, ayan. Andiyan kami sa may second floor. Ay, third floor pala. Hinatid ko lang yung nagpapagawa. Hinatid ko lang doon sa sakayan. Balik na loko dito sa unit. Right. Ayan. Ayan sila sa taas doon. Yung kanto na yan. Diyan kami. Alright. Ayan. Medyo malaki din pala itong Amaya na to. Kasi meron pa isang side doon na building na ginagawa. Hindi pa nila pinapatirahan. Alright. Pag siya mga what's happening, ganito lang muna. Doon ako sa taas mag-vlog ulit. Right? Andito ako ngayon sa ano? Sa elevator. Third. Pag-third pa. Yan. Yan. Dito kasi mga what's happening, parang unlit lang ng mga daanan. Ayan. Diba? Kaysa doon sa ibang kondo na medyo malawak. Dito parang 3 meters lang. Ay wala pa, 1 meter lang. 1 meter lang yung pinakahulugin niya. Ayan na. Pinakahulugin. Yan, Amaya to sa Amaya. Right. Andito kami sa may dulo. Yan doon. Kasi corner lot. Corner area yung nakuha nung nagpapagawa sa akin. Right. At saka malaki itong unit. Mga kawat sa akin, malaki. Right. Ayan. Alright. Yan, ito yung unit. Siguro pwede na tayo mo ako. Huwag lang daw sa ano, sa gano'n. Pero sa mga ganito, pwede na tayo mo tayo. Huwag lang sa ganito. Kasi maingay. Pero sa ganyan, pwede tayo mo isa. Yan. Dito pa kami natapat yung unit niya, dito pa natapat sa transformer ng core unit. Sabi ko nga yung vibration kasi nito. Maano yung vibration niyan. Yung ano lang core unit na yan. Karamihan talaga mga kawat sa atin sa mga bumibili ng kondo, ayaw nila nang katabi yung ano ng wire na yan ay yung sa kuryente niya kasi yung vibration niya nakakapagbaog yan eh. Kung dito ka talaga nakatira, kailangan mo lagi mo mabubuksan itong bintana mo, lagi nakasarado kasi yung ano niyan, yung vibration niyan, yung nakakasama sa katawan ng tao. Yan. Ang lakas kasi ng ano niyang kuryente niyan. Kung akala mo lang hindi siya nagaano pero iba yung pinaka ano niyan. Yan. All right. Huwag muna tayo gagamit ng mga ano. Kasi mga tabas-tabas lang muna tayo kasi yan. Alright. Ayan. Ayan. Pag ganito kasi may mga project ako ng ganito. Ang ginagawa ko, nagli-leave muna ako sa trabaho, 2 araw, tinutok ako muna. Bago ako bumalik na dito. Tinutok ako muna. Alright.
Di ba, maya na. Pre, naiingay din pala. Oo, maya na. Baka mayari tayo dun. Tabas-tabas na muna. Tabas-tabasin nyo na lang yung mga ano na yun. Para... Ura, pre. Bawal kasi dito WhatsAppin kasi may oras dito. 3 o'clock hanggang 5. Yung ano. Ano to? Ba't may tulo dito? Ano yan? Saan galing yan? Tulo yan? Tulo saan galing? Tubing? Tulo yan? Galing si yan mga kawatsapin, pagkatapos namin dito sa Makati naman kami, pagkatapos sa Makati, Las Piñas, ayun. Ayun yan mga kawatsapin, gaya nga nang inuulit ko, ha. Pag dito kasi may mga medyo maanong project, nililip ko talaga ito para hindi makakaano sa trabaho, makakapit ko sa trabaho ko. Kasi kung hindi nililip ito, siyempre makakapit ko sa trabaho. Nililip ko ito ng mga dalawang araw, tapos tututungan ko muna ng mga dalawang araw, saka ko sila iiwan. Alright, yan mga kawatsapin, ha. Tingnan nyo yung gagawin namin, mapakita ko sa inyo. Sabi ko nga, sa mga ganito, ano, hindi ko kasi pwede banggitin kung sino yung may-ari at saka kung saan yung location niya. Pwede ko lang banggitin yung mismong kondo, yung Amaya, saka siyempre, banda rito sa sukat. Hindi ko pwede banggitin kung anong floor o ano, kasi siyempre private sa may-ari yun. At saka, sinabi ko naman din sa may-ari kung nagpaalam ako kung pwede kong i-vlog. Sabi naman sa akin, okay lang, basta huwag nga lang daw babanggitin ko yung ano, kasi privacy nga rin na yun. Kaya may gusin na lang ako na i-vlog ito ngayon. Ayun, pinablog ko ngayon. Ayun, pakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ngayon ng mga tao ko. Nagagawa kami ngayon ng partition para sa mga kwarto. Alright, likasin nga natin. Mga kawatsapin, no? Pagpasok na pagpasok mo dito sa main door, ang kanang side, ay kalawang side niya, ito yung parang pinakalawang babo niya. Ang liit lang, mga kawatsapin, no? Napakaliit lang ng lababo niya. Ayan, kung makikita mo yun. Ang liit lang. Tapos gagawa na lang namin ng parang pinaka-shelf dyan na patungan ng mga gamit. Tsaka dito, gagawan din namin ng parang idudugtong namin dito. Na parang lamisa para may patungan sila doon sa saing nila ng electric tube. Kasi, dito kasi bawal kasi dito ang mga siling, yung mga gasol, bawal. Basta mga kondo, bawal yung mga ganun. Ang ina-allowed lang yung mga electric sa ingan, mga ganun lang. Ayan. Tapos ito naman yung CR. Ayan. Dito naman sa CR, halos wala na kaming gagalawin kasi okay na siya. Ang, hindi, mayroon pala, konti na lang. Ito yung ano niya, yung pinapalagyan ng bidi. Saka dito pinapalagyan ng salamin. Ayan. Yun na lang ang magiging ano dyan. Tapos ito naman yung pinaka dining, yan. Tapos itong ina-symbol namin, ito yung kwarto, yung bedroom. Tapos itong bandang side dito, ito naman yung living room. At saka ito naman yung parang pinaka ano, master bedroom. Pero sabi ko nga, kung siguro kung ito kasi yung malaking kwarto rito, yung mga kwatsapin, mas malaki ito kaysa dito sa kabila. Eh ang iniisip ko kasi, sabi ko nga, ali dito yung ano ng meral ko, yan o, yung sa kuryente. Malakas kasi yung vibration yan, ang lakas ng vibration yan, lalo na sa mga nagbubuntis. Delikado yan sa mga ganyan, yung may ganyan na katabi mo. Ang lakas kasi ng vibration yan. Hindi mo lang mahalata, kung akala mo parang wala lang nangyayari, pero ang lakas ng vibration yan, yung ano ng kuryente na yan. Kaya iniiwasan niya lahat yan eh. Pag kukuha ko ng kondo, ayaw nila na may ganyan. Yung may ano dyan sa ano ng kuryente na yan, yung parang transformer kasi ang lakas ng vibration yan. Nakakabaog yan, nakaka-apekto yan sa mga may sa buntis, ganyan, nakaka-apekto yan. Ito dapat yung magiging bedroom. Sabi ko, medyo pangit dito kung ito yung magiging bedroom nyo. Kasi andyan dyan nga yung ano na yan, yung kuryente, yung transformer. Sabi ko siguro, mas maganda rito yung bedroom kasi medyo malayo-layo siya. Doon. Ayun, what's happening, you know? I-update ko kayo dito kung ano yung mga magagawa namin kasi ngayon nag-assemble kami ng partition. Ito, na-assemble na namin 'to. Ang pinapantay ko na lang yung ano yung pintuan bukas kasi pintuan bukas madadala na namin dito. Kaya 'yun, iaano namin 'to. Alright?
Ayan. Andito kami sa third floor. Ayan. Yung mapapansin nyo, maganda yung view dito. Alright. Ayan. Naulan mga kawatsapin. Ayan, naulan o. Naulan siya. Ayan o. Naulan. Right. Ayan. Ganda ng view dito. Natatakpan lang kasi nito. Mas maganda siguro kung hindi natatakpan yung nasa taas ka talaga. Kitang kita. Alright. Mga ganun. Ayan. Mga ganun. Alright. Ayan yung mga guardia dyan sa gilid. Yun. Alright. Ayan. Ito muna yan pa rin. Nakatingin sa atin yung guardia rito. Ano lang muna. Tabas-tabas lang muna tayo. Oh, nakatingin yung guardia. Baka sabihin na wala pa last stress. Nag-start na tayo. Yung ano. Ayan, tabas-tabas na lang muna. Tabasin nyo na muna yung mga dapat. Ayan, oh. Kasi mahigpit talaga rito mga ka-what's happening. Hindi kami pwedeng... Ayan, bawasan mo pa yan kasi medyo ano pa. Alright, mamaya ulit mga kawatsapin.